Magsitayo na po ang lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama na Anak na Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, na Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat, mag-alay sa ating mahabaging Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na sa tuwi na ay makita natin ang ating Panginoon,
sa ating pamumuhay, sa ating paligid, sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang sunod. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humantong sa pagkadanak ng iyong dugo ang pakikipagtunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ang loob kapag ikaw ay pinarorosahan niya. Sapagkat pinarorosahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid sa ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping magkasundo ang iyong kapwa sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pagkaingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatin ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at magkagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya.
Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man sa Kanya may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo na po ang lahat. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanila susundan. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang 35 taong anibersaryo ng napasinayan ang simbahang ito bilang isang basilica minor
ni Jesus Nazareno. Pagkilala ng debosyon sa mahal na poon ng ating Santo Papa noong panahon na iyon, na ngayon ay isang santo na, si San Juan Pablo Ikalawa. Ito ay ipinagkaloob sa ating simbahan bilang isang napakalaking biyaya, sapagkat mahal natin ang ating poong Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakagandang biyaya na ang ating simbahan na noong 35 taon din ang nakararaan ay pinalaki at pinalawak. Salamat kay Monsignor Jose Abriol na dating kura paroko. Natitiyak ko nung panahon na yon, nung minabuti ni Monsignor Abriol na tanggalin yung mga poste, natitiyak ko maraming mga tao ang tumutol din at tumuligsa sa kanya. Sasabihin ng marami, sinira ni Monsignor yung simbahan. Nakagisna na nila yung dating simbahan. Ngunit, mas nakita ni Monsignor Abriol nung panahon na yon ang pangangailangan dahil parami ng parami ang mga deboto ni Jesus Nazareno. Siguro kung hindi niya ginawa yon, hirap na hirap tayo ngayon. Lalo na pagpapasok na ang mga tao pagkatapos ng traslasyon. Nung panahon na yon, hindi siya siguro maintindihan ng maraming tao dahil likas sa atin na masanay na lang sa nakagawian. Ayaw natin ng pagbabago. Tama na yung nakasanayan natin. Kaya nga pag may bago, lagi tayong umaaklas. Lagi tayong nagmamatigas. Mabuti na lang malakas ang loob ni Monsignor Abriol. Kaya nga ngayon, tinatamasa natin ang mas malawak, mas maginhawa. Kung tutuusin nga ho, masikip pa rin ang simbahan natin. Darating na Biyernes, First Friday na naman, apaw na naman, kaya kahit ganito kalaki, kulang pa rin. Pero salamat sa mga katulad ni Monsignor Abriol na nanindigan at nakita ang nararapat. Ganito rin sana ang maging diwa natin, mga kapatid, na hindi tayo makulong sa nakagisnan at nakagawian, na hindi tayo magmatigas dahil akala natin, alam na natin lahat. Ganito ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Maganda sana yung tagpo. Pabalik si Jesus sa Nazaret, sa kanyang tinubuang bayan. Matapos ng ilang panahon na siya'y umiikot, nangangaral, naghihimala, nagpapagaling ng mga may sakit, ngayon, uuwi na siya sa kanyang bayan, sa Nazaret. Ngunit sa halip na siya'y tanggapin ng may galak, sa halip na siya'y purihin ng kanyang mga kababayan, kapitbahay, kamag-anak at kakilala, siya'y pinagdudahan. Dala-dala ni Jesus yung mga alagad niya. Siguro sabi ng mga alagad niya, naku, uwi tayo sa bayan ng ating boss. Siguro VIP treatment tayo dito. Siguro si Jesus din, pinagmamalaki niya, sabi niya, pag-uwi natin sa bayan ko, masaya ito,
Diba ganun tayo minsan, nagsasama ka ng mga kaibigan mo sa probinsya nyo, at sasabihin mo, oh, pag-uwi natin doon, akong bahala sa inyo. Pero ano nangyari? Napahiya pa nga siguro si Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Dahil sa halip na sila'y tanggapin ng maayos, sila ay animoy itinatwa, pinagdudahan, at hindi pinakinggan. Dahil matigas ang puso. Dahil akala nila, alam na nila ang lahat. Mag-ingat po tayo doon, mga kapatid. Ang mga taong nag-aakala, alam na nila ang lahat. Ang mga taong nagmamatigas sa kanilang nakagawian, sa kanilang nakasanayan, ito ang mga taong baka hindi makita ang Diyos. Dumadaan na pala ang Diyos. Katabi mo na pala ang Diyos. Kinakausap ka na pala ng Diyos. Pero hindi mo ito napansin. Alam niyo mga kapatid, araw-araw nagpaparamdam sa atin ng Diyos. Sa maniwala ka o hindi, araw-araw kinakausap tayo ng Diyos. Maging sa misang ito, may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. May gustong ipaunawa sa iyo ang Diyos. Ang tanong, nakikita mo ba? Naririnig mo ba? Nararamdaman mo ba? Tandaan natin, sayang, ang una sanang makakita at makakilala kay Jesus Nazareno ay ang mga kababayan niya, kamag-anak niya, kakilala niya. Siguro iba sa atin nasabihin, sana kamag-anak ako ni Jesus. Sana nandun ako nung bata si Jesus, kalaro ko sana siya. Mag-ingat po kayo. Karamihan ng kamag-anak, kakilala at kalaro niya at kapitbahay niya, hindi siya nakilala. Dahil naging matigas ang kanilang puso at isipan. Pag nagsisimba tayo, mga kapatid, ipagdasal natin na maging bukas ang ating puso at isipan. Maging mapagkumbaba tayo. Huwag natin laging isipin, alam na natin ang lahat. Huwag tayong laging magmamatigas dahil nakagawian na natin ang lahat. Natandaan nyo nung linggo, anong sabi ni Jesus Nazareno? Mapapalad ang mga malilinis ang puso, makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga malilinis ang puso, makikita nila ang Diyos. Makita nawa natin si Jesus Nazareno sa araw-araw nating pamumuhay. Amen. Sitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating tugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano
naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Tahimik nating idologe pa nating kahilingan. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig at sumunod sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Nagsitayo na ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, nang kambiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging mayabang, kung iniisip namin na alam namin lagi ang lahat. Kapag nagmamatigas ang aming puso dahil sa mga nakagawian namin, linisin niyo po kami, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, si Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webes, sa ganap ng ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag ng proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng iyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misa. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito sa simbahan ng bigas, delata, at iba pa pong pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Salamat po. Tunay nga ang ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang nasusukat sa dasal, kundi sa ating pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang ating debosyon ay nagpapalambot ng ating puso upang lalo nating makilala si Jesus sa ating piling. Kaya nga't sana po, tuwin ay makita natin ang Diyos sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtaniwa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladalan ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinuo ka namin, aral mo ang aming buhay.
Maaari niyang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating sambahan. Maaari nang tumayo ang nasa unang grupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan.